Hello mga kabot! Hi mga kablay! Welcome back to our YouTube channel! Since quarantine ngayon, marami sa atin ang naghahanap ng libangan o pwedeng magawa. So, kung may mga natago kayo dyan chessboard, ito na ang solution guys. Just keep on watching. Opinion ko lang guys, maswerte ka kung ang larangan mo ay chess. Dahil na-experience ko nung ako ay nagtitraining pa nung sa nalaro kami sa Estacaa, ay nasa isang kwarto lang kami, nasa isang room, tapos ang ginagawa lang ay nagsosolve ng puzzle, tapos naka-aircon pa, tapos sa iba, mga basketball, mga ibang sport, nasa initan sila. So mga kabulay kabot, bago magsimula ang tutorial na to, ay nag-search kami ng mga benefits sa paglalaro ng chess sa chess.com. At ito ang sinabi. By the way, mga kabulay kaburot, sa mga hindi nakakaalam, ang chess.com ay isang website na pwedeng maglaro online. So ito na nga ang limang benefits na nakita namin sa chess.com. Number 1, magde-develop yung problem-solving skills mo. Number 2, ma-exercise ang ating utak. Number 3, Chess teaches you how to win and lose. And 4, matututo tayo sa mga consequences sa gagawing move. And last, number 5, chess teach you how to focus. Disclaimer lang guys, hindi po kami pro or grandmaster sa larangan ng chess. Kami po ay marunong lang maglaro, kaya ang ituturo namin ay basic lang sa paglalaro ng chess. So, simulan na ba natin? Tara! Let's go! Sa unang kita mo, sa appearance ng chess, meron kang makikita dito na 1 to 8 sa kaliwa at kanan nyo. Tapos sa baba naman, 8 to 8. Unang ituturo ko sa inyo ay pawn. Sa unang tira, pwede siya magdalwa. Pero ang tira niya lang ay patuwid lang. Paisa-isang square, pero sa unang galaw niya, pwede siya magdalwa. Pagtapos nun, wala na. Isa na rin lang ang galaw niya. Pero hindi to pwede guys, yung umatras, hindi pwede. Paabante lang lagi siya na patuwid. Tapos ang pagkain naman ito, yung patagilid na kahit saan side sa kung kaliwa man o kanan, pwede niyang kainin. Pero hanggang isa lang. O kaya sa kanan, ganun lang. Pero guys, huwag niyong mamalitan ang pawn. Dahil lang isang pawn, pag ito'y nakadama, pwedeng maging queen. At pwedeng magbaligtad rin ang laro kahit pwede nang manalo. Baka yung kalaban mo pala ay makakadama na matalo ka pa. Tapos ito naman, ito rook. Ang galaw nito guys, pa-diretso lang siya. Kahit saan siya. Basta diretso lang. Basta tuwid. Tuwid lang. Kahit saan yan, basta tuwid. Pwede niyang libutin ang buong chess mat or chess board. Basta tuwid lang siya. Kahit pa atras o abante. Tapos ang pagkain naman niya, ganun din. Tuwid lang din. Tuwid lang din ang pagkain niya. Kahit saan sulok. Ito naman ang sunod, kabayo or knight. Ito guys, ang naiba sa lahat ng galaw, sa bawat isa galaw ng mga piyesa ng chess, dahil ang galaw niya ay pa-L. Kunwari nandito siya, sa gitna. Kahit pa abante siya, pwede din, basta L. Kaya pag, di ba yung mga
official, hindi sila makaalis pag yung simula pa lang. Pero yung itong knight or horse, pwede siyang lumikdang. Ito lang guys, ang nag-iisa sa piyesa ng chess na pwedeng lumikdang. Dahil kabayo, pwede siyang tumalong. Ang L nito, dibilang ka ng, kunyari, mag-L ka sa kaliwa, dibilang ka ng 1, 2, tapos isang square pa abante. L na yon. Kunyari sa pa-atas naman, ganoon din. 1, 2, tapos isa sa pakaliwa, L na din yon. Basta L lang ang tira ng kabayo, tapos ang pagkain naman niya, pa-L din. Kunyari ganyan. Ganyan. Gato. Basta L lang ng L. Basta L. Ito naman, bishop. Ang galaw nito guys, kahit saan siya, kahit atras, basta patagilid lang ang galaw niya. Lahat patagilid. Pero kahit saan dako siya, pwede. Kahit saan. Basta gilid lang. Pero hindi siya, kung anong linya niya, kunyari nasa puti siya, doon lang din ang galaw niya. Patagilid. Hindi siya pwede lumiban. Patagilid lang talaga. Sunod naman ay ito, queen. Ito guys, ang pinaka makapangyarihan na piyesa sa chess. Dahil marami siyang galaw na pwede. Nasa kanya ang galaw ng rook, ng bishop, ng pawn, ng king. Ang hindi lang niya kayang gawin ay yung galaw ng kabayo or pael. Ang galaw niya guys, pwede siyang patuwid ng atras abante, patagilid. Kahit saan, patuwid or pahilis. Ang hindi lang pwede sa kanya ay yung kabayo, yung galaw ng kabayo. Ito na guys, ito. Ito ang pinakamahalaga. Dahil sa, ito ang king. Dahil dito sa king, ito ang pinaprotektahan mo. Kumbaga pag sa ML, siya yung ano, yung tore. Ito ang hari ang pinaprotektahan. Magkaiba sa kung sa lab ang pinoprotektahan ay babae, dito naman sa chess, hara yung poprotektahan. Ang galaw nito, patuwid lang, patuwid na atras, pwede ay abante, pero isa lang, hindi siya pwede lumayo. Isa lang, tuwid, tsaka pahilis din, pwede din, pero isa lang din ang galaw. Ang pagkain niya naman, ganoon din. Kung nasa na position na kakainin niya, kung nasa tuwid, basta doon lang sa paligid niya. Ang dito guys, pag ang na-corner na ang king mo, tapos check ka pa, yung ibig sabihin ng check guys, ay yung, kunwari ay makakain yung king mo. Kunyari, nandito ang pawn. Diba pag nandito ang pawn, kain niya itong king. So ang ibig sabihin niyan, check ang king. So ibig sabihin, makakain ang king. Tapos pag wala nang pupuntahan yung king mo, corner na, kunwari na, merong kabayo dito. Tapos may queen dito. Tapos may rook dito. Tapos may kabayo dito. Tapos may bishop dito. Diba check siya guys ng pawn? So ibig sabihin, pag check ang king, dapat iaalis niya na. So wala na siyang pupuntahan, hindi siya pwede pumunta dito dahil makakain ang rook.
Hindi siya pwede dito dahil makakain ng bishop. Hindi pwede dito dahil makakain ng kabayo. Hindi pwede dito dahil makakain ng queen. So pag ganun, wala namang pupuntahan. Ibig sabihin yon, ang tawag doon, checkmate. Pag na-checkmate ka na, doon nagtatapos ang laban dahil talo ka na. You're a loser. Ngayong alaman nyo na ang move ng bawat isa, ituturo ko naman sa inyo kung ano ang tamang positioning sa kanila. Una muna ay yung pawn. Ang pawn binubuo yan ng 8. Ang paglalagay niya dito sa pangalawang linya. Tapos sunod naman ay rook. Ang rook ay 2. So sa kaliwa at kanan. Sunod ay yung kabayo or knight. Sa kaliwa at kanan uli ng rook. Sunod naman ay bishop. 2 din sa kaliwa at kanan ng kabayo. Sunod naman ay yung king. Lagi yung tatandaan guys na pag white ka, pag white ang kulay ng pyesa mo, ay nasa black ang king mo. Ang queen naman. Ito guys ang isa sa pinaka-importante na galaw sa chess, ang castling. Ang ibig sabihin ng castling, kung bakit tinawag na castling, dahil castle, itong castle or rook, tsaka king, ay pinag-combined, castling. Dahil ang paggalaw nito, ganito. Ginagawa ito dahil para ma-secured ang king at para ma-protektahan. Nangyayari lang ito yung pag nailabas mo na lahat ng official mo at wala nang harang sa kanila. Pag dito naman sa queen side ka magkakasling, papagat ang itsura niya. Guys, magtatry kami ng one game para maipakita sa inyo kung paano i-apply yung mga bawat galaw ng chess. So, ang unang titira siyempre ay white. White lagi ang unang tira guys. Kaya sinasabi na ang white ay yung attacker dahil siya ang unang titira. Tapos ang black naman, kaya tinatawag na defense kasi pag ang white ay aatake, ang black ay magdidepensa lang. Kita nyo guys, oh. Nag-L siya. Madaming po na nalikdangan. So, syempre, yung kakainin niyang na aking pawn, syempre susuportahan ko 'yan. O, diba ang ginalo ko ngayon, bishop. Kanina napanood niya, pailis lang. Basta ito, pwede ito sa pag walang mga arang, pwede siya sa patag-ilay. Huwag nyo guys gagayanin mga tira namin, ito'y laro-laro lang. Tapos na ang aming laro at hindi na namin nasabihin kung sino panalo dahil alam niyo ako sino. Pero naman natalo ko na yan 2 beses. 2 beses pa lang sa siguro sa 100 na laro. Sana sa mga yung mga beginner dyan, sana natuto kayo, may natutunan kayo sa amin. And kung gusto niyo pa ng more videos namin, sa mga sa mga techniques or opening ganon or mga tips tsaka tricks tsaka yung kung paano mag notation pag nasa district na ganon. I-comment lang sa baba kung just comment down anong gusto nyo. Just don't forget to like, share, comment and subscribe.